Narito ang ika-apat na kabanata ng ating kwento sa mga kwento ni Angelina. Pero bago tayo magpatuloy ay paki-like ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Days pass at sinunod na lang niya ang mga gusto ni Jacob. Kahit papakiramdam niya ay unti-unti nang nawawala ang boses niya sa bahay. She felt degraded and unimportant na mas lalong nagpababa ng kanyang self-esteem. Pero kahit ganun pa man, ang kanyang nadarama ay itinago na lang iyon ni Royal para lang hindi na sila magtalo pa ni Jacob. Maybe Jacob was really striving hard to provide for his family. Maybe he's striving hard for them. Baka naman panandalian lang ito at lalampasan din ang kanilang buhay. Ang mga sinasabi ni Royal sa sarili para hindi siya mag-isip ng mali sa asawa. Kahit pa sa bawat araw ay bumibigat ang nadarama niya sa kanyang dibdib. Maybe she's being selfish dahil sa kabila ng pagpuporsige ni Jacob na mapaganda pang lalo ang buhay nila, ay pinagdududahan pa niya ito. Hindi ba dapat ay suportahan niya ang asawa? Bilang asawa nito, ay dapat inuunawa niya ang asawa. Maybe she was wrong, and she felt guilty about it. Pero sa mga nagdaang ding araw, ay lagi na rin umuwi ng late at kasama nga nito si Cynthia. Nabisi lang sila sa pagpaplano ng kanilang new business ventures. He said that they're busy planning and after office hours mula sa kumpanya nito, saka lang sila nakakapag-meeting ni Cynthia. And soon, ay pipirma na sila ng kontrata bilang mag-business partners. Royal tried to understand Jacob. Baka nga sa sobrang dedication nito sa bagong negosyo na papasukin ito, ay nagiging mas busy lang ito kaysa sa dati. Siguro dahil sa isa, ito sa unang negosyo ni Jacob sa labas ng kumpanya ng kanyang mga magulang at lolo. Ito ang magiging unang negosyo ni Jacob, mismo ang magtatayo. And all could do was to support him and be understanding wife. Pero hanggang kailan ito kakayanin ni Royal? Hanggang kailan niya kayang masaktan para lang manatiling buo ang kanilang pamilya? Malapit na ang Valentine's Day at kung dati ay si Jacob ang laging may sorpresa sa kanya, this time, she wanted to surprise him. Naisip niyang i-book in advance ang filia na tinuluyan nila sa Zambales noon, the place where they made love for the first time. Total Friday naman ang Valentine's Day, then Sabado kinabukasan, at naurong naman next weekend ang family day ng mga anak niya, kaya may weekend na sila na pwedeng mag-stay sa villa nang sila lang ni Jacob. Iiwan na lang niya ulit sa daddy niya ang apat na anak at isasama niya si Brenna. Excited niyang kinuntak ang resort para i-book ang villa at napakaswerte niya. Dahil sa ang unang nagpabook niyon ay nag-cancel kani-kanina lang. She made a reservation and booked from Friday night hanggang Sunday ng umaga. After that ay balak niyang magpa-spa. Napakatagal na niyang hindi man lang nakapag-massage, man lang at mani and pedicure na rin. She wanted to look good para kay Jacob. Try na rin kaya niya na ipatanggal ang kanyang stretch mark. Ang tanong niya sa sarili. Pero hindi naman siya pwedeng magtagal sa labas, kaya massage and manicure at pedicure muna. She called Manang Rose para samahan sandali ang mga bata. Dad, hi. Pwede ko bang hiramin muna si Manang Rose? Sandali lang po, pupunta lang po ako sa mall para lang may kasama ang mga bata. Ako na lang, wala naman akong ginagawa. Nabuburyo nga ako rito sa bahay. Minsan nga ay dalhin mo dito ang mga bata na magkaingay naman dito sa bahay, ang sabi ng kanyang ama. Natawa naman sa Royal, naku dad, huwag po kayong mag-alala at sa weekend, bala ko pong yayain si Jacob sa Zambales, dalawang gabi po kami doon at iiwan ko po sa inyo ang mga bata, except kay Brenna at kailangan ko pong isama, ang sagot niya. Naku, kailangan mo na palang planuhin ang activity namin ng mga apo ko.
Bibili ako ng tents at magkakamping kami sa labas, bonfire at marshmallow. Ang excited na sabi nito. Natawa si Royal sa narinig na excitement ng kanyang daddy. He was really making up for the years na hindi niya ito nakakasama at sa mga apo ito bumabawi. That sounds great, Dad. Sige, hintayin ko na lang po kayo. Bye. Love you, Dad. Ang pagpapaalam niya sa kanyang daddy. Agad siyang nagpunta sa isang malapit na mall sa kanilang lugar. Namili siya ng bagong damit. Sa loob kasi ng ilang taon na pagsasama nila ni Jacob, ay ngayon lang siya ulit bibili ng mga bagong damit. Maybe a new negligee too. Nagpa-reserve na rin kasi siya ng isang restaurant sa Zambales para makapag-dinner sila. At ayaw naman niyang mag-shirt at jeans lang. She wanted to look pretty, kaya naghanap siya ng magandang dress at little bit sexy. She guessed, but hindi naman masyadong revealing. Naalala niya ang sinabi ni Cynthia, if you have it, flaunt it. Sadly, hindi naman ganun kalaki ang hinaharap niya, kaya hindi na siya kukuha ng may low neckline. But she knew her best assets was her legs and butt. Maybe she'll get a dress with a short fitted skirt, ang sabi niya sa sarili. Nagpunta siya sa isang kilalang boutique ng mga dress. She was so happy na makakita ng dress na sa tingin niya ay bago sa paningin ni Jacob. She was so excited at napunan ng panibagong saya ang kanyang dibdib. Kaya ang mga hakbang niya ay may saya na rin, na para bang may spring ang mga paa niya at kay sigla ng kanyang bawat paghakbang. Pagkatapos ay dumiretso siya sa isang spa para magpa-massage, facial, manicure at pedicure. She felt so relaxed. Parang natanggal ang stress niya. Gusto niya pa sanang magpa-parlor para magpa-trim at magpakulay ng buhok, pero kukulangin na siya ng oras. She was on her way papalabas ng mall. Sumakay siya ng elevator at nang papasara na ito ay may humabol pa na sumakay at nagulat siya nang makita ang kilalang mukha. It was Destine. Destine! Ang gulat na tanong niya. Nanlaki rin ang mga mata nito na makita siya. Royal! Ang masayang bati nito sa kanya at nagyakap silang dalawa. She missed him. Ang tagal na kasi na hindi nagkita at medyo busy na rin kasi ito. How are you? Ang masayang tanong nito sa kanya. I'm good. It's been so long. Nagmamadali ka ba? Can we catch up and have some coffee? Ang tanong ni Destin sa kanya. Gusto mang tumanggi ni Royal pero hindi niya magawa. At si Destin ay isa sa mga naging mabuti niyang kaibigan. I call Dad first and check on Brenna. Ang nakangiting sagot niya. Oh God, I miss your kids. Lalo na si Brooke. Minsan ay dadalaw ako sa inyo. Ang sagot nito. Pagkalabas nila ng elevator ay kinuha niya ang kanyang telepono para tawagan ang daddy niya. Dad, hi, kumusta po ang mga bata? Ang bungad na tanong niya. The kids were great. Nagluto ako ng spaghetti. With my help, mommy. Ang narinig niyang sigaw ni Brooke sa background at hindi niya napigilan ang humiti. Si Brenna po, umiiyak na ba at gutom? Ang alalang tanong niya. Kanina, pero naalala ko yung binili mong gatas at mga feeding bottles. Aba eh, bakit nakasel pa ang mga lata ng gatas? Ang takang tanong nito sa kanya. Hindi ko pa po natatry, Dad. Ang sagot niya at di niya sinabi ang naging usapan nila ni Jacob. Anyway, binuksan ko na yung isa at tinimplahan si Brenna. And guess what? Ang tanong pa ng daddy niya. Kinabahan sa Royal. What, Dad? Ang tanong niya. She loved it. Naubos na agad ang isang bottle at nag-round to pa. Ang masayang sagot ng daddy niya at din niya napigilan ang makaramdam ng tuwa. Really, Dad? Ang di makapaniwala niyang tanong pa na sinagot naman ng kanyang daddy. Yep, I don't say why. Kung bakit hindi ka pa pwedeng mag-start na magtrabaho. And pwede na rin naman na iwan sa akin ang mga apo ko sa Friday kapag nasa Zambales na kayo. Ang sagot pa nito. Ayaw man na mapahiwalay sa kanyang mga anak
Pero magandang balita iyon para kay Royal. They could spend the weekend with each other at makapagbanding silang mag-asawa na sila lang. At this could be the start para unti-unti nang maging ready si Brenna at makabalik trabaho na siya. Ang umaasa niyang sabi sa sarili, bakit mo nga pala na itanong? Ang tanong ng daddy niya sa kanya. I met Destin, her dad. He's with me right now. Ang sagot niya. Oh, really? Ikamusta mo na nga ako sa kanya? Ang bili ng daddy niya sa kanya. Destin, dad said, kumusta ka raw? Ang sabi niya kay Destin na matiyagang naghihintay sa tabi niya at ngumiti ito. Tell him I'm good and asked him kung kailan namin itutuloy ang sino namin. Ang sagot ni Destin. Kumunot ang kanyang noo dahil sa pagtataka kung ano ang sinasabi nitong sino. Dad, kailan nyo daw itutuloy ang sino nyo? Ang sabi niya sa natatawang tanong. Ha? Punta lang siya anytime. O sige na. I saw Brit playing on her spaghetti. Don't hurry up, anak. Alam ko naman na ngayon ka palang nakalabas para sa sarili mo. Mag-enjoy ka muna and don't worry about the kids. If everything's get out of my hands, tatawag lang ako sa krami for backup. Ang bilin sa kanya ng daddy niya na ikinataba ng kanyang puso. Thanks, dad. Ang sagot niya sa kanya ibinalik ang kanyang telepono sa bag. Okay, ang tanong ni Destin. Yeah, everything's fine. Better than I expected. Ang masayang sagot niya na may malapad ng ngiti sa kanyang mga labi. Oh, let me carry that for you. Ang alok ni Destin at kinuha nito ang dala niya. Thanks. Pauwi ka na rin ba? Ang tanong niya kay Destin habang naglalakad sila para pumunta sa isang kilalang coffee shop na nasa loob ng mall. Yeah, may sinadya lang ako kanina. Ikaw, mukhang nag-shopping ka ah. Ang sagot nito sa kanya at bahagya pang itinaas ang bitbit nito mga shopping bag. Medyo, alam mo na, malapit na ang Valentine's Day. Anak ang ngiting sagot niya. Ikaw, may kadate ka na ba? Ang tanong niya. Napansin niya ang malungkot na ngiti nito sa mga labi. Hindi ko pa sure. Ang matapid na sagot nito sa kanya. Love life ni Destin ay nanatili pa rin na isang misteryo sa kanya. Niwala pa nga silang nababalitaan na girlfriend nito or boyfriend just to amuse themselves. Masyado lang ba itong pihikan sa babae? Ang tanong niya sa sarili. Kumusta ang bahay mo? Ang muling tanong niya. Malaki pa rin para sa isang nag-iisang kagaya ko. Pero I know that sooner ay madadagdagan na rin ang titira sa bahay na iyon. And thank you sa magandang pag-aayos mo sa bahay ko. I really love it going home, knowing na marirelax ako sa itsura ng bahay. Ang sagot nito sa kanya. You're welcome, and I'm glad to know na nagustuhan mo talaga ang ginawa ko sa bahay mo, na design ko. Ang masayang sagot niya. They chatted while walking, at nang makita na nila ang coffee shop, at nang papalapit na sila, ay bigla siyang napatigil sa paglalakad, at napansin iyon ni Destin. At kumunot ang noo nito na tiningnan siya. What's wrong? Ang tanong nito sa kanya. Hindi siya agad nakasagot dahil napako ang kanyang mga mata sa dalawang nauunang naglalakad sa kanila. Hindi siya pwedeng magkamali. It was definitely Jacob. At hindi rin siya pwedeng magkamali na ang kasama nitong babae ay si Cynthia na nakahawak pa sa braso ng asawa habang naglalakad ito. Hindi sila nakita ng mga ito dahil nga sa nauuna ang mga ito sa kanila ni Destin. Si Jacob yun, hindi ba? Ang tanong ni Destin sa kanya na sinundan ng tingin ang mga mata niya kung saan nakatuon ang mga iyon. Ah, yes, ang sagot niya at nanatili pa rin siyang nakatayo. Sino yung babae na kasama niya? Ang galit na tanong ni Destin na nakadama ng galit sa pinsan ng mga sandaling iyon. Nag-init ang ulo ni Destin at parang gusto niyang mabilis na lapitan ang pinsan at suntukin ito sa mukha. Nababaliw na ba si Jacob? Ang tanong ni Destin sa sarili. Si Cynthia yun, ang sagot niya at nakita nila na sa coffee shop rin ang tungo ng dalawa.
Pinagbuksan pa ng pinto ni Jacob si Cynthia. Nangumiti ng matamis sa asawa na parang tuta na nakangiti kay Cynthia. Ah, pwede ba na sa ibang coffee shop na lang tayo magpunta? Ang tanong niya kay Dustin. Sumama na rin ang pakiramdam niya at hindi niya alam kung bakit naduwag siyang humarap sa mga ito. Alright, may alam ako na coffee shop sa labas ng mall. Are you okay? Ang alalang tanong ni Dustin sa kanya dahil sa namutla na pala siya. I'm fine. I explained everything. Gusto ko na munang makalabas na. Ang pakiusap ni Royal na ang pakiramdam niya ay inalisan ng hangin ang loob ng mall at nahirapan na siyang huminga. Tumangutango si Dustin at inilapat nito ang palad sa kanyang likod para alalayan siyang maglakad patungo sa kabilang direksyon. Naalala niya ang sinabi ng kanyang daddy, "Follow her intuition," and hers was waving a red flag and it was blaring on her head. "May problema ba sa inyo ni Jacob ngayon, Royal? Huwag mo sanang masamain ang tanong ko." Ang mabilis na dugtong nito and he raised his hands palm out to her. "It's just that, kung nang bababae ang gago ko na pinsan, ay hayaan mo ako." Napuntahan ang dalawang yun at napabuntong hininga ito. "God, nag-init pati tenga ko kanina nang makita ko yung dalawa." Ang galit na sabi ni Dustin. They were seated on the table for two, facing each other sa isang coffee shop sa labas ng mall. They already ordered coffee bago nagsalita si Dustin para tanungin siya. Umiling siya at malungkot na ngiti ang unti-unti na kumuhit sa kanyang labi. Tulad ng sinabi ko kanina, siya si Cynthia Gomez. Hindi ko alam kung papaano o saan sila magkakilala. Pero I already met her personally nang ipakilala siya sa akin ni Jacob bilang bagong business partners nito. Ang paliwanag niya. "And you believe him?" ang sagot ni Dustin. It was not that said as a question but as a statement. "Of course, may tiwala naman ako kay Jacob na hanggang doon lang ang relasyon nito kay Cynthia." Ang sagot niya na may bahid na kasinungalingan dahil sa pinag-isipan na rin naman niya ng pagdududa ang asawa. Napabuntong hininga si Dustin. "If you put it that way, anong business naman ang papasukin ni Jacob?" Ang interesadong tanong ni Dustin bago nito iniangat ang tasa ng kaputsino at hinigop ang mainit na kape. Resorts, yung may hotel and pools by the sea." Ang sagot ni Royal before detently sip her cup of coffee. Dustin was startled at kumunot ang noo nito and his blue eyes squinted. "Resort? Why?" "Gusto niya kasi kapag nagta-travel kaming pamilya ay may pwede na rin kaming tuluyan. Kaya business and leisures in one na raw ang magiging negosyo niya with Cynthia as a partners." Ang sagot ni Royal. Umiling si Dustin na tila ba hindi makapaniwala sa narinig. "I know what you mean but," he snorted. "Kung gusto niya pala ang ganoong na klase na business, he could ask me. At ang dami kong kakilala na nasa ganoong business. Like yung kaibigan ko na si Jake Birmingham ng Birmingham Hotels. Or he already have you. You know, the ins and out of the business dahil na rin sa mga nakatrabaho mo. Bakit hindi ikaw ang nilapitan niya? It could have been a pure business at wala siyang magiging problema. Of course, iba naman ang sitwasyon nila ni Dave dahil matagal ng kaibigan ng pamilya niya, ang Soleya. But sino nga ulit yung babae?" ang usisa ni Dustin. "Cynthia. Cynthia Gomez. She's a Brazilian and she's very pretty." Ang mariing sabi ni Royal na namilog ang mga mata niya sa likod ng kanyang salamin. Hindi napigilan ni Dustin ang bahagyang matawa. "I doubt na may mas gaganda pa sa iyo." Ang sagot nito sa kanya na may malapad na ngiti sa labi. "Thank you. Kaya love na love kita eh." Ang nakangiting sagot ni Royal kay Dustin na isang matalik niya na kaibigan. She could be herself with him. He's one of a few na nasasabi niya ang mga saloobin niya. "Yun nga ang masakit. Kaibigan lang ang turing mo sa akin. Bakit kasi nauna si Jacob na makilala ka?" Ang biro nito sa kanya at hinawakan pa nito ang kanyang kamay
at hinalikan ang makinis na balat ng kanyang kamay. Kunwari ka pa, alam ko naman na hindi ako ang type mo. Ang natatawang sagot ni Royal, sabay hila sa kanyang kamay, na tila ba nasaktan siya sa sinabi ni Destin at kumunot ang kanyang noo at humuso. Isang ngiti na lang ang isinagot sa kanya ni Destin at kinindatan siya nito bago muling humigop ng kape. She really enjoyed this day. Kahit pa ang pagkakita niya kay Jacob at Cynthia ay nagdulot ng sakit sa kanya, ay natakpan naman ito kahit panandalian lang na masayang kampanya ni Destin. She misses going out, ni hindi na nga rin sila masyadong nakakapagbanding ni Elise. Nabuntis na rin para sa pangatlong anak nila ni Dave. It was a girl this time, after having two boys. At dahil medyo masilan ang pagbubuntis ni Elise, ngayon kaya hindi ito masyadong naglalabas. Kaya naman na-miss niya na sobra ang kampanya ng isang adult na pwede niyang kausapin at makipagtawanan. Kailan ko ba siya makikilala, Destin? Ang mahinang tanong niya while she held the cup of coffee in her hand while she swirled it remaining contents of the coffee. It's complicated, ang mahinang sagot ni Destin while he looked at his coffee. How complicated? Ang mariin pero malambing pa rin na tanong ni Royal sa matalik na kaibigan. Very complicated, ang may diin nitong sagot na may malungkot na ngiti sa mga labi nito. Hinawakan ni Royal ang kamay ng kaibigan. I want to see you happy, Destin. Yung genuinely happy, ang sabi niya sa kaibigan. Thank you. Anyway, back to this Gomez. You know, her name does sound Abel. Hindi ko lang alam kung saan ko o kanino ko narinig ang pangalan nito. Ang kunot noong sabi ni Destin, who's trying to figure out kung saan nga ba nito narinig ang pangalan ng babae. Baka sa mga kaibigan mo, ang saad niya, or sa isang event that you attended, or speaking of the event, you won't believe it, ang excited na sabi niya kay Destin na nagpataas ng dalawang kilay ng mga mata nito dahil sa ipinakita niyang excitement. He faced worried and amused eyes and smiled lalo na sa napakagwapo at birthless na mukha nito. What is it? Ang masayang tanong nito sa kanya. Finally, I received my ultimate invitation. Ang masayang sagot niya, her eyes twinkling. She planned to tell Jacob first, pero dahil sa naging reaction nito noong isang gabi, ay hindi niya ito nasabi. Kaya ang excitement na nadama at enthusiasm na dapat ay si Jacob ang unang nakakita, ay kay Destinia na ilabas. Kitang-kita sa mukha niya ang tuwa ng mga sandaling iyon, kaya hindi napigilan ni Destin na mapangiti rin ng malapad. The International Expo this 2022. Ang umaasang tanong ni Destin sa kanya. Aha, ang sambit niya. Kasabay ng mabilis na pagtaas ng kanyang ulo. Talaga? I'm so happy for you, Royal. Ang tagal mo nang hinintay ito. And I'm also invited. Ang masayang sagot ni Destin. Really? Ang gulat na sagot ni Royal. Next month na yun, diba? What did Jacob said? Ang masayang tanong nito sa kanya. Ngunit napansin nito na nawala ang kanyang ngiti sa mga labi. Kaya kumunot ang noon nito. What did he say, Royal? Ang usisa ni Destin sa kanya. Tumikom sandali ang kanyang bibig. Sa kasiya na pabuntong hininga. Hindi. Hindi ko pa nasabi sa kanya. Ang nanlulumong pag-amin niya kay Destin at saka ikinuwento niya ang naging usapan nila tungkol sa pagbabalik niya sana sa trabaho at ang naging reaksyon nito noong isang gabi. Halata sa mukha ni Destin ang inis at galit at tumikim ang mga kamay nito na nakabatong sa lamesa na tila ba gustong manuntok nito ng mga sandaling iyon. His beautiful lips turned into a straight line. He's stupid, that jerk. Ang galit na sabi ni Destin na halatang nagtitimpi ng galit para sa pinsan. I'm going to talk to him. Ang galit na sagot nito at akmang tatayo na ito sa upuan. Kaya nagulat si Royal at hinawakan sa braso si Destin para pigilan ito at hilahin pabalik sa kinauupuan nito. Destin, please, huwag na. I try to talk to him again. Ang pakiusap niya. Destin hesitantly took his seat again and he looked at her worried face. Kunot ang kanyang noo na may pag-alala sa kanyang mga mata. Kaya makita iyon ni Destin
ay napabuntong hininga na lang ito at sandaling kinagit ang mga labi. Royal, if you need my help, if you want to talk some sense into Jacob's brain, lapitan mo lang ako. You can text or call me anytime and I'll come running and I'm gonna punch that stupid cousins of mine. Ang mariing sabi sa kanya ni Destin. She was really touched with Destin's show of great concern of her. Kaya hindi niya mapigilan ang mapangiti. I will, thank you. Ang sagot niya. She thought that she was different person when she got home because she definitely felt differently. Pag-uwi niya sa bahay, hindi niya inaakala na ang ilang oras na pagre-relax at pakikipag-usap sa isang kaibigan ay magdudulot sa kanya ng magaan na pakiramdam. And on her way home, naisip niyang mulang kausapin si Jacob regarding sa pagbabalik niya sa trabaho. It looked like ready na si Brenna para mapahiwalay sa kanya. Mommy! Mommy! Ang masayang sigaw ng mga anak niya habang patakbo ang mga ito na sinalubong siya. Si Britt ay nakapagsiksikan din sa mga malalaking kapatid habang si Brenna nakarga ng kanyang daddy sa malakas na iyak idinaan para mapansin niya ito. Excited na nagkwento ang mga anak sa kung anong ginawa nila kasama ang lolo habang kinuha naman niya si Brenna na umiiyak sa braso ng kanyang daddy. Hinalikan niya sa pisngi ang kanyang daddy. Thank you, Dad. Ang masayang bulong niya sa daddy niya na hindi nakitaan ang pagod sa pagbabantay sa mga apo. Masaya niyang pinakinggan ang mga kwento ng anak na nagsasabay-sabay sa pagsasalita. Lahat ng mga ito ay gustong makuha ang atensyon niya. She kissed them one by one. Dahil sa namiss naman talaga niya ng husto ang mga anak. Pero may bago sa kanyang pakiramdam. She felt elated and happy. Her dad obviously noticed the change of her disposition when she arrived home. At ang mga anak naman niya ay sobrang excited nang makita siya. They were jumping up and down. Na akala mo ba ay ngayon lang sila ulit nagkita at nawala siya ng mahabang panahon. Mukhang nakatulong sa iyo ng husto ang pamamasyal mo na mag-isa. Ang sabi ng daddy niya sa kanya. Yes, Dad. Thank you for looking after them. Ang sagot niya sa kanyang daddy na may malapad ng ngiti sa kanyang mga labi. I wouldn't mind looking at my grandchildren kung ganyan ka naman kasaya sa tuwing pagbalik mo. Siguro ay dapat kausapin mo na si Jacob tungkol sa pagbabalik trabaho mo, Royal. Ang sabi ng daddy niya. I will, Dad. Ang sagot niya sa kanyang daddy. Later, she'll speak to Jacob later. Hindi na niya nabanggit pa sa kanyang daddy ang nakita niya kanina sa mall dahil sa ayaw niyang malaman ng daddy niya na naduwag siya na magpakita sa mga ito. And ayaw niya maglagay ng galit sa dibdib ng kanyang daddy para kay Jacob. She was having coffee sa kusina ng gabing iyon. Alas 10 na ng gabi, pero wala pa rin si Jacob. Ang normal na pag-uwi nito dati, 8 or 9, at palate na ng palate. She never calls him, hanggang sa tingin niya ay hindi pa siya dapat na tumawag. Lalo pa at sinabihan na siya ni Jacob na sa tuwing after office hours lang siya makakapagtrabaho with Cynthia. But she wanted to make sure na okay lang ito. Kaya kahit pa hindi niya nakagawian ay kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan niya si Jacob. Jacob was drinking his last bottle of beer. Nasa isang club na naman sila ni Cynthia. Pagkatapos kasi nilang natapos ang draft ng contract nila na pipirmahan bukas, ay nagiya si Cynthia na mag-celebrate at pumayag naman siya. Hinaw na napapadalas na ang pagpunta niya sa mga club and he's beginning to feel guilty. Alam niyang nangako siya kay Royal na babawasan ang clubbing at drinking kahit pa hindi naman hiniling iyon sa kanya ng kanyang asawa. Kusa siyang nangako rito, kaya nang napapadalas na naman ang paglabas niya tuwing gabi, ay nakokonsensya siya. Pero ngayon lang naman ito, they were celebrating. Pagkatapos ay saka siya babawi kay Royal. He looked at his watch para tingnan ang oras and it was past 10 already. Alam niyang naghihintay ito, kaya minabuti niyang tawagan si Royal. Napansin ni Cynthia na tahimik na si Jacob at tumitingin ito sa suot na mamahaling relo sa braso nito. Is he really thinking of his wife? Ang inis na tanong niya sa kanyang sarili. Ano bang nakita ni Jacob sa malakawayang asawa nito na ang assets lang yata ay ang mukha at puwet nito?
and yeah, her good skin and long legs. But still, she's more beautiful and more sexy. At wala pang lalaki na hindi niya nakukuha. And her eyes closed were at Jacob this time. At kapag napasa kanya na si Jacob, she'll be his most obedient wife. Yes, wife. Dahil wala siyang balak na maging nanay. Ang sabi niya sa sarili. Jacob was going to make a call nang tumunog ang kanyang telepono. At nang makita niya ang pangalan ni Royal, ay agad niya iyong sinagot. Babe, is everything alright? Ang alalang bungad na tanong niya sa asawa. Hindi kasi siya sanay na tumatawag si Royal sa kanya. Wala naman, I just wanted to know if you're okay. Ang tanong ni Royal sa kanya. Yeah, I'm sorry hon, kung medyo late na naman akong uuwi. We're just celebrating. I'm with Cynthia, ang sabi niya rito. At napatingin siya kay Cynthia nang banggitin niya ang pangalan nito. Hi Royal, ang malakas na bati ni Cynthia, who trying to sound a genuine sa pagbati nito. Parang hinalukay ang sikmura niya na marinig niya ang sexy voice ni Cynthia. Kahit pa binati siya nito mula sa kabilang linya. Pinapauwi ka na ba ng asawa mo? Ang narinig niyang tanong nito kay Jacob. She didn't want to make Jacob look like her under her. And she didn't want her to have the impression na isa siyang naging wife. Kaya sa halip na pauwiin si Jacob, ay hinayaan na niya ito. Kahit pa masakit para sa kanya na ang nalalabi na oras nila sa gabi, ay kay Cynthia pa nito ibinibigay sa ngayon. Okay lang Jacob, ang sabi mo nga, nagsiselebrate kayo. Now, I know that you're okay. Kaya matutulog na lang ako at hindi na kita hihintayin. Ang mabilis niyang sagot at hindi niya hinintay na makasagot si Jacob. At mabilis na niyang pinatay ang kanyang telepono at naluluha siyang nagpunta sa kanilang kwarto. Pinagmasdan niya ang kama nila na kahit pa napakalaki ay masikip para sa kanya, para sa kanilang dalawa. Pero ngayon, singhungkag ang pakiramdam niya ang kamang hihigaan niya ng oras na iyon. Naupo siya sa gilid ng kama at marahang hinaplos ang kanyang palad, ang espasyo na laging inuokupa ni Jacob. At hindi na niya napigilan ang lumuha. Napakaduwag niya. Why can't she exert her right, her place in this house? Ang galit na sabi niya sa sarili. At napaluhan na lang siya nang maramdaman ang desperasyon ng mga sandaling iyon. It was already 1 in the evening na makauwi na siya sa kanilang bahay. Hindi naman siya lasing. Mataas ang kanyang tolerance sa alcohol. Naiwan lang ang mga dim light sa ibaba ng bahay. Sinyalis na tulog na ang lahat. He sighed. Hindi man lang niya nahalikan ang mga anak bago matulog. Ang mga ito. Nagpunta na siya sa kanilang kwarto ay may kumurot sa kanyang puso. Nang makita niya si Royal na natutulog sa kanilang napakalaking kama na naka-fetal position. Napakalaki tingnan ng kanilang kama kung mag-isa lang si Royal na nakahiga. Mabilis siyang naglinis ng katawan at pagkatapos ay tinapihan na niya ito. Bahagya itong gumalaw nang ipatong niya ang kanyang bisig sa baywang nito. He felt guilty. Nawawala na kasi siya ng oras para sa pamilya niya. Matatapos na rin ito. Ang sabi niya sa sarili, kapag natapos na ang kontrata at nasimula na ang pagpapatayo, ay maglalaan na siya ng oras sa pamilya niya. Ang pangako ni Jacob sa sarili. Sa kaniya ipinikit ang kanyang mga mata hanggang sa siya ay makatulog. Abangan bukas ang karugtong ng ating kwento. Muli po ay nagpapasalamat ako sa lahat sa walang sawang pakikinig sa mga kwento ni Angelina at pag-iiwan na makabuluhang komento. Siguro po ay marami sa inyo ang na-disappoint for this season to, pero ito po ang plot ng kwento. I respect all your opinions and I appreciate it openly. Pero itong kwentong ito, hindi lang po ito umiikot about sa third party. Sabi nga po ni Royal, ang pagmamahal, hindi ito mabibase lang sa pag-amin mong mahal mo ang isang tao. And my opinion, hindi mo pwedeng iwan ang isang tao, that's because the situation not ideal. Great relationship aren't great because they have no problem.
They are great because both people care enough about the other people to find a way to make it work. At paano nga ba patutunayan ni Jacob that Royal is his ultimate love?